through the Department of Education, through the State College, sinusubukan naming turuan itong mga Fugao youth, no, yung current generations, on various indigenous knowledge, forms of indigenous knowledge of the Ifugaos, like dancing, weaving, rice wine making, at mga iba pang kaalaman ng mga Ifugaos, para they can be proud of their identity. No? Aside from that, sa Rice Terraces program namin, we're also trying to solve yung mga problems on pests, no? Yung mga giant earthworms, yung mga peste na ngayon na nagsisilabasan na, using organic methods. Dahil ayaw naman namin na mabagsakan kami ng mga pesticides and insecticides, kasi papatayin niya yung mga iba pang naniniraan sa rice terraces, na yung mga fishes and clams. So we're trying to solve these problems using organic agriculture, because ang rice terraces naman is organic agriculture. So isa sa mga aming focus is how to strengthen the organic agriculture systems in the province. Bilang gobernador, ano po ang mga naging hamon sa inyong pamumuno? Kahit sabihin natin na in terms of poverty incidence, bumaba. Pero sa tingin ko, marami pa rin sa mga Ifugaos ang naghihirap. Maybe satisfied lang sa kanila sa buhay nila, masaya sila, dahil very peaceful, andito yung kultura, yung identity. Pero in terms of cash, marami pa rin ang gustong dumayo, mag-migrate outside of Ifugao, kasi hindi ka talaga masyadong yayaman dito. So the challenge for me is how to sustain this economic, yung mga sinimula namin mga economic initiatives, in order for the current generations of Ifugaos to stay in Ifugao. Hindi ko naman maipapangako na lahat sila yayaman. And in fact, I cannot say na ay bawal kayong umalis dito. No? But at least some of the Ifugaos should stay. Sinasabi ko na lang sa mga pamilya, kung meron kayong 5 na anak, at least man lang, 1 o 2 maiwan, manatiling takapagpamahala ng kanilang mga ancestral lands, kasi these are all ancestral, yung mga palayan nila, yung mga native houses nila, yung kanilang gubat, kasi ang kada pamilya may gubat sila. So maiwan man lang yung mga iba, tapos yung mga ng ibang bayan, edi magpadala sila ng kanilang tulong doon sa mga naiwan dito. But definitely, for those who stay behind, we should provide them with the basic services. Sapat na kalusugan, edukasyon, sapat na kabuhayan, para manatili sila dito. Meron po ba kayong mga frustrations bilang isang leader? Ang hirap, no? Kasi dito kasi ang gusto ng mga Ifugaos, very personalized ang politika dito. As in, gusto nila mismo malapitan yung mayor, yung governor. Kaya sa bahay ko, wala akong security guard doon. 3 lang kami doon, katulong, yung anak niya, ako. So pagising mo sa umaga, may tao na doon. Kumakain ka ng almusal, kaharap ng mga tao, kinikwentuhan ka ng mga problema nila. Pag uwi mo sa gabi, kahit alas 10, may tao pa rin doon. It's very difficult kasi syempre parang lahat ng problema ng tao binibigay sa iyo. Although sa akin naman, it's my passion also, or my love na at least makipag-usap sa mga masses, no, sa mga masa. Pero nga, it's getting to be very difficult. No? Isa pa, ang hirap maging malinis na politician, no? Dahil nga sa lahat humihingi ng tulong, tuition, hospital, tapos wala ka namang tinatanggap na SOP, it's very difficult, no? Yung iba kasi, sinusuhu lang ka, no? Bibigyan ka namin ng cut sa waiting, basta payagan nyo lang may waiting, kasi alam naman namin na marami kayong scholars. So sabi ko, hindi. Yung aking scholarship na personal program, mga galing mismo sa aking bulsa, no? It's going to be honest living. Huwag na lang ipahayagan, no? Payagan ang waiting dito. Hindi ako tumatanggap ng kickbacks, no, mga SOP, and yet ang daming humihingi ng tulong, no, mga galing sa mga tao. So ang ginagawa na lang namin is ako, dadasal na lang ako na karma ba, na kung ano yung tulong mo, yun rin ang at least may ibabalik sa iyo. So minsan pag wala na talaga akong pera, bigyan na lang may magbabayad ng utang, ganyan, o kaya may per dime, o meron pa lang, ay, may karagdagang sweldo, mga ganito. So kahit pa paano,
I still survive. No? But it's very difficult. And sometimes hindi nga makatkumay yung politika ninyo. Like bilang isang governor, kailangan akong humingi ng budget sa sanggunian palalawigan. Minsan hindi kayo sumasang-ayon sa mga priorities. No? Kaya may programa ka sana sa isang lugar, pero dahil politika, hindi nabibigyan ng priority or hindi sila supportive o cooperative. So this past year, 2008, napakahirap dahil daming mga problema dahil sa politika. But hopefully this year, sabi ko, kailangan lang siguro magpakumbaba and then more dialogue with the politicians, with the political leaders of Ifugao. And hopefully, tumuling rin yung civil society organizations, yung general public na suportahan yung programa ng pamahalaan. Kung sino man ang politician na involved doon, basta importante is for the good of the province. Sa usapin ng Comprehensive Agrarian Reform Program, ano po ang masasabi niyo tungkol dito? Well, hindi kasi kami covered ng CARP eh, no? Dahil ancestral lands ito. Eh, no? So we are more covered yung sa IPRA, yung Indigenous Peoples Rights Act. No? Doon sa lowland municipalities na banggit ko, yeah, may CARP program naman, no? Distribution of lands, but not very big plantations. No? Dito sa Ifugao kasi dahil wala kami actually mga titulo dito, it's considered state property, public property. Ang pinag-alaban na lang namin is recognition of our ancestral lands, ancestral domain. So hopefully mabigyan ng karapatan itong mga Ifugaos na since time immemorial eh, dito sila, na ma-recognize naman yung kanilang mga rice terraces, yung kanilang mga yung watersheds, no? Na ari-arian rin ng mga pamilya dito. And hopefully we can get that from the national government. So pinag-alaban namin ito kasi sa ngayon wala pa. May mga nagsusulong ng autonomiya sa Cordillera region. Ano po ang masasabi nyo dito? Cordillera ng autonomy. Ako in essence, I support autonomy.